Tapos sinabi ko sa kanya, malapit na yung tryout ng national team. Etong si Bakla, walang gustong gawin sa buhay. As in, nag-shutdown. Gusto niya lang umupo, magdamag, nakahiga siya. Ganun talaga siguro, no? Natural yun eh. Tapos parang hinayaan ko lang siya na damahin niya lahat, ma-feel niya lahat. At natutuwa talaga ako kasi Swish, sinabi mo sa akin na sinurrender mo lahat kay ano, kay Lord. And nahanap mo yung siguro yung calling na parang kailangan mo pa din bumalik dito sa volleyball. Kasi sa tingin mo, hindi matutuwa si Mamang kung ganun lang. Parang ganun yung gagawin mo sa buhay. Yung parang mag-ano ka na, ala, iiyak ako sa isip ko. Tama ba? Ano ka na, iiyak ako. Okay lang. Kasi Swish, alam, iiyak talaga ako. Kasi Swish, tatama yun, di ba? Parang hindi matutuwa si Mamang sa'yo kung binitawan mo yung volleyball kasi dahil nawala siya. Alam mo kung gano'ng ka-supportive si Mamang sa'yo. Ayan, maiyak ako, hindi na ako makapagsalita. And sorry din, Swish, kasi hindi ako nakapunta dun sa Pangasinan noon nangyari sa'yo. I wasn't there with you para i-comfort ka. Kasi pandemic, ang hirap po talaga. Sobrang daming hirap na dinalas natin dito sa pandemic na to. Sobrang, ang daming mahal ko sa buhay na, ano, I mean, mga malapit na kaibigan and ano, relatives na hindi rin nakapunta. Kaya naiintindihan ko kayo kasi ongoing pandemic talaga yun. Pero ayan, send po kayo ng ano, yakap emoji para maramdaman pa lalo ni Mylene yung ano, yung presence nyo, yung support nyo. Hug. Virtual hug, Swish. Sorry, Swish, hindi talaga kita na-comfort nun, pero gabi na ano talaga, kinaya mo yun, Swish. Ako hindi ko yun ma-imagine. What if mangyari yun sa akin? Hindi ko alam kung paano ko din iti-take yung ganun. Alam mo, Swish, sabi ko lang, yung pinapayo ko na lang sa ibang tao na pag, ano, pag sinasabi nila, buti kinaya mo yung ganyan, ganito, ganyan. Ang sinasabi ko na lang na, hanggat nandyan pa yung magulang nyo, hanggat nandyan pa yung mama at papa nyo, huwag kayong magsasawang magsabi ng I love you sa kanila kahit araw-araw, oras-oras. Correct. Ayun. Kasi dun din, parang, basta, yun. Yun yung isang ano ko din na, syempre, hindi ko nasasabi kay mama ng nalagian. Oo, nalagi. Nagusto kong ano, yun, basta, yun, naiyak ako. Ayan, naiyak na si Bakla. Eh kasi ano ko eh, parang gusto ko lang din i-express sa'yo na grabe ang pinagdaanan mo, very blessed ka ngayon. Kung meron ka mang message kay Mamang, baka masabi mo lang, Mamang, eto na, ano, di kita binigo. Maging proud ka pa din sa akin kahit nandyan ka na. Sobrang tinataasan ko pa yung level para mas maging proud ka. Swish, tumatayo yung balahibo ko. My God, sobrang ang pagka-proud talaga. Ang yung feeling ko para sa'yo. And ini-imagine ko lang si Mamang ngayon kung paano siya ngumiti, yung paano yung smile niya, yung tawa niya. Diba? Kuha ko, diba? Grabe, oo. Tumatayo yung balahibo ko na nag-goosebumps ako. Naalala ko talaga si Mamang. Ayun. Thank you so much, Swish, for being here with us tonight, for gracing the first segment that I have dito sa Kumu Live ko. Thank you so much. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Grabe, inampun mo na nga ako. Inampun mo na ako. May accent na din ako. Mahal na mahal din kita. Nakakahawa ba? Oo. Oh, tingnan mo yun. Tapos Inglesera ka na din ngayon. Of course. Of course. Ikaw lang nakakaalam yan. Yes. Syempre naman, Mama Pip, alaban! Yes. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa pag-imbita sa amin. Huwag niyong pakakalimutan ang game ni Mylene sa December 8, 1:30 dito sa Pilipinas. Saan nga ulit mapapanood, Swish? I-post mo na lang sa amin yung link. Kami na bahala magpakalat niya, no? Thank you, Swishy. Thank you so much, guys. Pagpahingahin na natin tong si Mylene, ano, at ano, ang haba ng araw niya today. Halos kalahating araw daw siya nag-ensayo. Tama ba yun?
Tama yun, kasi malapit na yung team. Laban lang. Laban. Swish, I love you so much. I love you. Sa'yo. Thank you so much. Bye. Ingat po kami. Good night. Good night. Thank you, Swish. Love you, Swish. Ayan, my gosh. Hala, thank you so much, Fans Factory, Fancy Factory. Ano yung dinap niya, kuya? Ang lakas nun. Salamat talaga, Mylene. Salamat talaga sa swishy ko. Lagi akong hindi, binibigo. Parati akong sinasaluhan, sinasamahan sa lahat ng trip ko sa buhay. My gosh. Saan ka makakakuha ng ganung ano, no? Klase ng mga kaibigan. Debbie is here. Sabi nila. Ilalak na ulit. Baka pumasok na naman eh. Bilang ano siya. Bilang, tawag dito. Desisyon niya eh. Oo. Nagkulat ako kanina, ay nandun siya. Mama ba iyon? Prank call kay KD. Alam, ilang diamonds ang kailangan natin buuin dyan para mag-prank call tayo? Kasi medyo mahirap yan eh. Nasa kalagitnaan ng nightlife si KKD ngayon. 300K kaya para medyo kaya. May goal tayo eh. Mga 5 million. Pero hindi natin kakayanan, hindi natin pipilitin yun, hindi tayo namimilit po dito, oo. Kung bukal sa puso nyo mag-drop, pagsap. Kung wala naman, wag pilitin, ayos lang. Basta for the good vibes lang tayo dito lagi. Okay? Alright. Prank call, Gemma. Guys, hindi ko magagawa yan kasi si Gemma, naging roommate ko siya, maaga siyang matulog. Gantong oras, wala na. Lumilipad na yun sa kanyang pangarap. Ay, sa kanyang dream. Uy, happy birthday. Uy, thank you so much. Ang nag-drop ng happy birthday na yun. Sent Budol. Hana, hello. Thank you so much. Story time ulit. Yes, bilang busy naman si Baby. Hayaan natin siya sa kanyang pagka-busy. Magla-live lang ako. Bagsak niyo na mga be. Bagsak niyo na mga be. 300K prank call tayo. Majoy Chang. Wala kasing kuha si Majoy. Ayaan yung encourage ko siya. Pero sana naman encourage niyo din yung mga kasama niyo na mag-download na sila ng Kumu app at i-follow tayo dito. Tulungan niyo ako guys. 60K. Road to 60K tayo please. Lakasan natin. Itodo natin. Kaya ba yun ng mga ng volleyball community dito sa Kumu? Challenge yan, challenge. Press 1 kung kaya yan ng volleyball community dito sa Kumu na ma-achieve natin yung challenge na 60K followers. Press 1. At saka marami akong pag-giveaways ha. Kaya lagi kayo manonood dito kasi sa Tyang University, magkakaroon tayo ng Quiz Bee. So bukas dapat maging attentive lahat ng mga manonood. Oo. Calling the attention of all the students of Tyang University, please lang. Mag-participate kayo sa class natin tomorrow and maging attentive. Para sa Quiz Bee ay maitodo na natin yan. Masagot niyo yung mga questions at mananalo kayo ng prizes. Oo. Diba tama ba yun? Press 1 kung tama yun. Si Boss D, tingnan natin kung sasagot si Dina. Anong sasabihin ko kay Dina? Magpapasundo ako kasi lasing ako. Eh, baka may masabing hindi tama si Dina. Ayoko. Hoy, di ba pwede yun? Bawal yung mga, BBW yung mga baby bear warriors dito, ha? Ayaw natin ng toxic, ha? Sa pamilya ng tsakal, bawal yun. Mang-uutang ako kay Dina. Kasi mayaman siya. Tama yan. Mang-uutang ako kay Dina. Tapos ano pa ba? Guys, so ang lineup natin, huwag nyo kakalimutan bukas, 7 PM, tsakal segment. And on Sunday at 6 PM, opo, uulitin ko, ganap na alas 6 ng gabi, ay si Gemma, si Maring Gemma, ang kasama ng tsakal. Okay ba yun? Press 1 agad kung okay yun. Lagyan nyo na lang din ng heart, yung favorite, yung heart, official heart ng tsakal. One with heart na yellow and brown. Matrabaho yung mga pinagagawa ko, no? O kasi nasabi ng mga tao na to, tingin mo to si Chang. Masyadong demanding. May nakikita, tama ba yan? May nakikita akong
ano, patae. Yellow tapos may patae. Wag muna si Dina, busy pa siya kanina. Pa siya. Kailan niya na. Ah, okay. Nandun pa ba siya? Wow, manda din kayo, no? Totoo ba? Baka kasama niya yung family. Nakakahiya naman. Baka busy pa. Pwede naman natin siyang, ano, i-chat. Nag-live eh. Oy, sayang din natin napanood yung live niya. Nagdi-dinner pa. Desisyon kayo, 11 o'clock na, nagdi-dinner pa sila. Totoo ba yun? Tama ba yun? Oo, at inuutusan ako eh, no? Mando-mando talaga. Ay, thank you, tsaka university! Thank you for the welcome. Oy, follow nyo din yung tsaka university. Baka may mga, alam ko may mga group chat sila eh, for the chika eh. Oo. Huwag lang, bawal yung mga toxic ha. Huwag kayong mag-away-away. Hindi ako magpa-prank. Wala pa tayong 300,000 mga bakla kayo. Alam pa kwento ang gusto niyo. Saan na kaya ngayon? Naririnig niyo ba yung music? Okay lang. Naku, hindi natin inabot yung Barbie reveal. 1 million yun eh. That's the goal eh. Tungkol po sa buhay niyo po. Ah, ano bang tungkol sa buhay ko? So for now. What time po bukas yung tsakal? Okay, ulitin ko po. Bukas, tsakal is 7 p.m. Tapos, on Sunday, December 5, tsakal with Maring Gemma, 6 p.m. onwards. Basta taga Iloilo. Okay. So, hindi po ako lumaki sa Iloilo. Yung family ng mom side ko ay taga Iloilo. Natutuwa ko, nung bata ako, ano, uso nung yung mga 90s babies dyan, kung nakaka-relate kayo, press one lang. Dati, pag sa barrio, pag may mga fiesta, laging, tama ba to? Laging nagpapasayaw sa gitna ng basketball court. Tapos sinasabuyan ng pera yan. Papel or coin, sinasabuyan lahat ng sasayaw sa gitna. Lumaki akong ganyan, guys. I'm so sorry. Yun yung ano ko. Yun yung kabataan ko. Lagi akong pinapasayaw sa gitna. Kung saan daming tao. Kaya siguro yung confidence level ko, tumaas din. Kasi bata pa lang ano na eh. Thank you sa galing Kanlas. Sa disco yan, may disco sa gabi. Sa umaga, may pa dance kineso. So sasayaw, tapos sa gitna, tapos sasabuyan ako ng madaming pera. Tapos lilikumin ko lahat yon. Kaya pag may fiesta, masayang-masaya ako. Kasi ang lagi kong binabanatan na sa'yo dyan, MM, thank you so much. Andrea, thank you. Lagi kong binabanatan dyan is yung Mambo number 5. Tama? Mambo number 5 ba yun? Tsaka yung Asarehe. Ha? Eh, gosh. Sino nakaka-relate mga 90s babies? Chang chika about the bubble dito sa Lipa. OMG, kilig ako, nakita ko kayo sa school namin. Waiting na lang. Chika about sa bubble. Masarap kasi makipag-chikahan sa bubble kapag kasama mo yung mga nandun sa bubble. Para nag-share kami ng thoughts. Like tomorrow, I'll be with Cal. And then on Sunday, I'll be with Gemma, di ba? Magpapakwento kayo sa akin bukas. At sa Sunday, kung ano mga ganap namin. F2 Bubble. Well, yung F2 Bubble, para kaming college. Ah, share ko na lang sa inyo yung bubble namin sa F2, no? Ganito yan. Pagpasok namin sa bubble, sobrang higpit. Bawal magpadala ng pagkain, wala kang ma-receive na ibang food. Pero eventually, after 2 weeks, pinayagan naman din na. Ngayon, pagdating niyo sa training, hindi na ako nag-expect na mas lighter yung training eh. Dati kasi akala ko pag pro, medyo lighter na yung approach kanya. Kaloka girl, para pa din kaming college.
Eh, ako naman, hinanda ko talaga yung sarili ko. Nagpa-condition talaga ako ng malala. Para in case mahirap yung ensayo, makakasabay yung katawan ko. And ayokong maramdaman yung parang feeling na, ay, tumatanda na ako, hindi ko na kayang gawin to. Parang limited na yung mga kaya kong gawin. Aba, hindi ganun yung ano ko, yung fighting spirit ko pagdating sa career. Sabi nga ni, ano, ni Kobe Bryant, yung parang, work ka lang ng work ng work. Favorite ko yun yung sa kanya na, yung thinking niya na, zero rest, kasi yung time na nag-rest ka, yun yung, isipin mo na lang yung time na nag-rest ka or sa time na tingin natin sa'yo. Yun yung time na nag-work yung kalaban mo. Whether it's your opponent from the other team or whatever. Or teammate mo, syempre sa teammate may healthy competition. Diba? Sabi, that's the time na nag-ano sila, nag-work sila at ikaw nakaupo ka lang doon at kabawasan mo yon. Cindy, thank you so much! Sinduy pala, Sinduy. Sorry, hindi Cindy. Sinduy pala, sorry, my bad. So yun. Kaya yung mantra ko, lagi ko yun iniisip na bilang tumatanda na ako, ayoko yung feeling na nalilimitahan na yung galaw ko kasi mahina na ako sa ganito, mababa na yung talon ko, hindi na ako makapag-discard, eh, ganyan, kasi bumigat katawan ko, ganyan. So talagang inano ko siya, tinabaho ko talaga siya. Na until now, I'm telling you guys, pag naglalago ako, ang gaan ng pakiramdam ko. Plus, nandun na yung maturity. Sunshine, thank you so much. Nandun na yung maturity ko sa paglalago. Kaya kong kumilos sa sprinting. Hindi siya pagmamayabang. Ever since college, favorite ko talaga yung sprinting kasi walang yung mindset ko. So ngayon, noong training namin sa F2 Bubble, di ako nagmamayabang. Parang kinikwento ko ito sa inyo para at least kung may edad man kayo na naglalago kayo, ma-inspire na kaya niyong makipagsabayan. And more so kung nakukondisyon niyo yung katawan niyo ng maayos. So yun, sa sprinting yung suicide, in all fairness, kaya pa ng Tyang at lagi tayo nangunguna doon. Hindi na papatalo ang Tyang doon. So, ano talagang hinahamon ko yung mga player dyan or yung mga aspiring players dyan na pag umabot kayo sa edad 28 and 29, kailangan ma-achieve kung at gusto nyo ano, maganda yung si, ano nyo, condition nyo, panglaban pa din kayo, competitive pa din dapat yung condition nyo, high level pa din.